Magandang araw pong muli, Sir Jupiter, Ma'am Chris, Sir Chris, at sa mga tagapakinig. Ako po muli ito, si Odie. Hayaan niyo po muna akong magpasalamat sa pagpili sa unang kwentong ipinadala ko sa inyo na may pamagat na lamay. Ito ay ang pangalawang beses ko na magpadala ng istorya sa inyo. Ako po ay tubong Bicol sa probinsya ng Camarines Norte. Nangyari po ito noong taong 2009. Second year high school po ako ng mga panahong iyon at lumipat kami sa isang farmhouse na pagmamay-ari ng ka-churchmate namin na tawagin na lang natin sa pangalang Lola Upeng. Dahil malapit ang puso niya sa mga kagaya namin, itinuring na rin niya kaming parang mga tunay na apo. Isang araw ay nagpapaani kami ng mga tanim naming pinya sa dulo ng lupain ni Lola Upeng. Mainit ang panahon noon, kaya umaga, tanghali at hapon akong naghahatid ng maiinom na tubig kina tatay at kasamahan niyang nag-aani naman ng mga pinya. Kahit na medyo may kalayuan sa bahay na tinutuluyan namin, ay wala akong nagawa dahil wala naman silang maaasahang magdadala ng tubig sa kanila. Siya nga po pala, ang tatay ko po kasi ang siyang pinagkatiwalaan ng Lola Upeng upang maging caretaker ng kanyang lupain dahil sila ay naninirahan sa Maynila ng kanyang pamilya. Minsanan lang din sila kung umuwi at kung may mga importanteng ganap lamang. Balik po tayo sa kwento. Mag-aalasing ko na ng hapon nang muli akong magdala ng isang jug ng tubig para sa mga nag-aani ng pinya. Sa aking paglalakad, dumaan ako sa plantasyon ng mga mahogany. Noong papunta naman ako sa pinyahan, ay wala naman akong naramdamang kakaiba sa paligid. Hanggang sa magpaalam na ako kay tatay upang babalik na sa bahay. Nagwika rin siya na susunod na lang siya sa akin. Habang naglalakad ako pauwi sa aming bahay at dala ang jug na wala ng laman, may napansin akong sumusunod sa bawat paghakbang ko. Bahagya akong napalingon at laking gulat ko nang may maaninag ako sa gilid ng aking mga mata. Puti ang pangitaas niyang suot at itim namang pantalon ang terno nito. Noong una ay hindi ko masyadong pinansin ang bagay na yun. Malayo pa kasi ako sa aming bahay at hindi pa ako nangangalahati sa aking lakarin. Noong oras na yun, aminado akong nakakaramdam na rin ako ng kaba. Pakiramdam ko'y nanunuot yun sa aking kalamnan. Kahit ganoon na ang aking nararamdaman, ay ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad at mas binilisan ko palalo. Nang mangangalahati na ako sa aking paglalakad, ay doon na ako nagkaroon ng lakas ng loob upang tingnan kung sino ang sumusunod sa akin. Nang lingunin ko yun, ay laking gulat ko nang makita ko ang isang lalaking mas matangkad sa akin. May kalakihan din ang kanyang katawan. Ang mas nagbigay ng kilabot sa akin ay nang makita kong nakatingin siya sa akin ng masama at tila galit na galit. Sa puntong iyon ay naisipan ko ng tumakbo para makauwi ng mabilis sa bahay. Subalit kahit na anong bilis ko sa pagtakbo ay siya ring bilis niya. Pilit niya akong hinahabol kung kaya mas lalo ko pang tinulinan ang pagtakbo. Nang malapit na ako sa aming bahay, doon ako nagdesisyon na sumigaw upang tawagin ang nanay ko para makahingi ng tulong. Dali-daling lumabas sa bahay ang nanay ko.
Nang makita niya ako ay tinanong niya kung ano ang nangyayari sa akin. Kahit na hinihingal ako ay ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa isang lalaking humahabol sa akin. Kalmado lang si nanay habang ako ay nagkukwento. Napailing na lang siya at saka nagsalita, "Naku, si Colonel Garcia ang lalaking iyon." Kinagabihan, dahil sa nangyari sa akin, ay ikinuwento ni tatay kung sino si Colonel Garcia. Ayon kay tatay, si Colonel Garcia raw ay ang unang may-ari ng lupaing iyon bago si Lola Uping. Ayon daw sa kwento ng mga matatanda sa baryo, si Colonel Garcia ay isang colonel sa PC o Philippine Constabulary. Matagal na siyang patay at kilala raw ang nasabing lalaking iyon bilang mahigpit at malupit sa mga taong nagagawi sa kanyang lupain. Ang ipinagtataka ko lang, Sir Jupiter, ay kung bakit niya ako hinahabol. Gayong mag-iisang taon na rin naman kaming nakatira sa baryong iyon. Yun din kasi ang unang pagkakataon na makaranas ako ng kababalaghan sa lugar. Matapos ang pagpapakita sa akin ni Colonel Garcia, marami ng nakakatakot na nasaksihan at naranasan ang aming pamilya. Pero sa susunod ko na lang po na pagpapadala ng sulat, ikikwento sa inyo. Palay. Magandang araw sa inyo, Sir Jupiter, Sir Chris at Ma'am Chris, pati na rin sa lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim. Itago nyo na lang ako sa pangalang Boji. Nais ko lamang sanang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko noong binatilyo pa ako. Buwan ng Mayo nang pinagbakasyon ako ng mga magulang ko sa probinsya namin sa Bohol. Ang sabi, para daw maging makabuluhan ang bakasyon ko, ay tulungan kong mag-ani ng palay ang lolo. Mayroon daw kasing nagsangla ng di naman gaano kalakihang lupang sakahan kina lolo. Malayo-layo raw ito sa bahay nila. Kaya maganda raw na tulungan ko si lolo dahil ang ibang mga tauhan niya ay nasa kabilang sakahan na malapit sa bahay. Ayaw ko sana dahil may usapan kaming magpipinsan na magsuswimming. Pero nangako naman si Papa na susweldohan daw ako, kaya natuwa ako't pumayag na rin. Hinatid ako ni Papa sa bagong sakahan na sinasabi niya. Malawak at berdeng-berde ang lupain, pero maliit na parte lang daw ang kay Lolo doon. Tumuloy kami sa isang maliit na kubo. May isang silid para sa amin ni Lolo. May maliit na kusina pero walang banyo at doon raw kami matutulog ni Lolo. Bago magdilim, umuwi na si Papa at kami naman ni Lolo ay nagtungo sa isang tindahan. Bumili kami roon ng mga kape, tinapay at iba pang pagkain namin para sa susunod na mga araw. Medyo mahaba-habang lakaran. Siguro nasa 45 minutes ang papunta, kaya nang pabalik na kami, ay madilim na. Mabuti na lang at may dala kaming gasera. Medyo nakakatakot pala maglakad sa malawak na palayan kapag madilim na at medyo malakas ang hangin. Rinig na rinig mo ang mga nagkikis-kisang palay. Unang beses ko kasi maranasan iyon noon na para akong tatangayin ng hangin. Habang naglalakad ay nagkikwento ang Lolo Ebon sa akin. Sa kanya ko lang nalaman noon na kapag kulay ginto na ang mga palay at lumalaylay na sa bigat, ibig sabihin ay hitik na ito't handa ng anihin. Malapit na kami sa kubo
nang may makasalubong kaming isang lalaki. May bitbit itong dalawang lumang mangkok. Bumati ito sa amin. Magandang gabi, Ebon. Magandang gabi rin naman, Herman. Tugon ni Lolo. Si Herman daw po ay isang manggagamot at ang mga mangkok na dala niya ay ginagamit niyang lalagyan ng mga inaalay niyang pagkain para sa mga engkanto o maligno na nasakahan raw ni Lolo. Ebon, siya ba ang apo mo? Dito ka ba ulit matutulog? Mailap na tumangulang si Lolo at saka kami naglakad muli. Napansin ko dun sa lalaki na parang ayaw niya na matulog kami malapit sa palayan. Para ba siyang nag-aalala para sa amin? Nang malampasan na namin siya ay biglang sinabi ni Lolo na huwag raw akong magtitiwala sa kanya. Magnanakaw raw kasi yung si Herman. Sa tuwing mag-aani raw kasi si Lolo ay may parte sa palayan na naani na. Duda niya raw pong si Herman yun dahil siya ang namamahala sa sakahang katabi ng sakahan ni Lolo. Tinatakot lang ako ng Herman na yan. Sinasabi niyang mga maligno ang kumukuha ng mga palay ko. Akala naman niya natatakot ako. Yun daw ang palusot ni Herman na mga maligno raw ang kumukuha ng mga palay. Pagka-uwi, masarap na sana ang tulog ko. Nakakakalma kasi ang tunog ng hangin sa gabi. Kaso, nabulabog ako. Meron kasing humihiyaw. Noong una, akala ko ay may lasing sa mga kapitbahay kaya hindi ko na lang pinansin. Kaso, bigla kong naalala. Wala nga palang kapitbahay sina Lolo sa palayan. Kaya nagtaka ako kung sino yung humihiyaw. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Para makasiguro, baka nga may lasing na dumaraan o kaya baka si Herman yun. Sandali akong nakiramdam. Tanaw ko lang ang palayan, pero wala naman akong nakikitang tao. Nagmumula yung hiyaw ng tao sa gitna ng palayan. Kinabukasan sinabi ko na kay Lolo na may narinig akong taong humihiyaw kagabi na nagmumula nga doon sa palayan. Naggulat si Lolo. Baka raw si Herman yun. Nabubwisit na nga daw siya dahil hindi niya ito matsyempo-tsyempohan. Kaya naman ang gabi ring iyon, nagkasundo kaming magbantay at huwag matulog. Nang gabing iyon, nakaupo kami sa kusina at nag-aabang. Papikit-pikit na ako sa antok nang marinig ko na naman yung humihiyaw. Kakalabitin ko na sana si Lolo, pero nakita kong mahimbing na siyang natutulog. Napailing na lang ako. Ayaw ko na kasi siyang gisingin dahil mukhang masarap na ang tulog niya. Pero bigla akong kinabahan. Yung kaninang humihiyaw, biglang dumami at parabang nagsasaya na sila. Dumungaw ako sa bintana. Ang bintana, Sir Jupiter, ay gawa sa kahoy. Ito yung lumang klase ng bintana na natatakpan ng dalawang palapad na kahoy at kailangan mo itong itulak para bumukas. Binuksan ko lang ng kaunti ang bintana sa takot na makita nila ako. Pakiwari ko kasing mas malapit-lapit yung gumagawa ng mga tunog na iyon. Pagsilip ko, may mga tao nga. Nandoon sila sa palayan. Para po silang mga tribo na nagsasayaw. Yung iba sa kanila, inaani na yung mga palay ni Lolo. Nagulat ako dahil hindi yun si Herman ang nagnanakaw na sinasabi ni Lolo. Kaya agad kong tinapik si Lolo para gisingin. Sabi ko sa kanya,
andyan na yung mga magnanakaw. Marami sila sa labas at inaani na yung mga palay namin. Pero ayaw gumising ni Lolo. Kahit tapik-tapikin ko siya, ay hindi siya nagigising. Medyo kinabahan pa nga ako dahil ang akala ko noong una, patay na siya. Pero napansin kong humihinga naman siya. Kaya ang ginawa ko, dinepensahan ko ang palay namin. Lumabas ako mag-isa, dala ang itak. Plano ko lang talagang takutin sila sa malayo. Sumisigaw ako na kunwaring lalapit sa kanila. Nakataas pa nga ang itak ko pero nahinto ako. Napansin ko kasing matatangkad sila. Doble ang tangkad sa akin. Payat sila na mahahaba ang mga bisig at binti. Sa isip-isip ko, teka, hindi tao ang mga ito. Sir Jupiter, talagang nahinto ako noon. Sabay-sabay kasi silang tumingin sa akin. Tapos sabay-sabay rin silang nag-anyong mga palay. Napatitig talaga ako. Hinanap ko sila pero puro palay lang na sumasayaw sa hangin ang nandoon. Alam ko ang nakita ko. Naging mga palay sila at hindi ako namalik mata lang. Agad akong bumalik sa kubo. Takot na takot akong halos balibagin ang pagsara sa pinto. Sakto namang pagpasok ko sa silid ay nagising si Lolo. Nagising raw siya sa kalabog na ginawa ko. Ba't ka ba nag-iingay? Diyan ba yung mga magnanakaw at si Herman? Mabuti na lang at mababaw lang ang tulog ko. Kaya narinig ko ang kalabag mo. Halika, silipin natin sila sa labas. Sabi ko, paanong mababaw ang tulog niya? Eh halos iyug-yug ko na siya dahil kanina ko pa siya ginigising. Sinabi ko kay Lolo yung mga nakita ko ng gabi ring iyon. Pero hindi niya ako mapaniwalaan. Kung magnanakaw, ay paniwala raw siya. Pero sa mga nilalang na nakita ko, duda siya. Ikapa niyang naalimpungatan lamang daw ako, kaya malikmata ko lang iyon. Kinaumagahan, kulay ginto na ang mga palay. Mano-mano kaming nag-ani ni Lolo. Nakisama ang panahon dahil presko. Hindi gaanong tirik ang araw. Maganda ang araw, puwera si Lolo. Nakasimangot ito dahil nga bawas na naman ang ani dahil sa magnanakaw. Kapiranggot na lang nga daw ang lupa niya eh doon pa talaga magnanakaw. Habang nag-aani ako, di ko maiwaglit sa isipan ko yung mga nakita ko kagabi. Pero dahil kasama ko naman si Lolo, ay hindi naman ako natakot. Maya-maya, nakaamoy ako ng mabango. Manamis-namis na amoy, para po ba siyang matamis na prutas? Yun na ang huli kong natandaan. Pagmulat ko kasi sa mata ko, nakahiga na ako sa kama. Nagtaka ako kung paano ako napunta sa kama, e kani-kanina lang nag-aani kami ng palay ni Lolo. Napansin ko ring padilim na sa labas. Paggabi na pala. Maya-maya, pumasok si Lolo sa loob ng silid. Kasama niya si Herman. Akmang babangon sana ako nang bigla kong maramdaman ang matinding panghihina at pananakit ng kalamnan. Napakataas pala ng lagnat ko. Sabi pa ni Lolo, bigla na lang daw akong natumba kaninang umaga habang nag-aani kami. Dinasalan ako ni Herman. Kinapakapa niya ang buo kong katawan habang bumubulong-bulong. Tinanong niya sa akin kung ano bang nangyari. Kaya nagkwento ako sa kanya. Sinabi ko ang mga nilalang na nakita ko nga sa palayan. Sabi ni Herman, humingi daw ako ng tawad sa kanila dahil tinakot ko sila ng itak. Dagdag pa niya na kaya raw ako nahimatay dahil sa matamis na naamoy ko. Gawa raw yun
ng mga nilalang. At malamang, yun din daw ang dahilan kung bakit hindi magising-gising si Lolo nang ginigising ko siya. Para daw yung mahika na pahihimbingin ka sa pagtulog para magawa nila ang kailangang gawin. Dapat nga raw ay kami ang makikitabi-tabi sa kanila dahil pag-aari daw nila ang lupang iyon at kaming mga tao ang nakikiram lang. Sir Jupiter, natulala si Lolo Ebon ko noon. Akala niya kasi nang gagago lang yung Herman dahil hindi naniniwala si Lolo sa mga engkanto o maligno. Pero totoo daw, totoong may naaamoy siyang mabangong simoy sa tuwing gabi na matutulog na siya. Humingi ng pasensya si Lolo kay Herman dahil pinagkamalan pa niyang magnanakaw ito. Kinabukasan, nag-alay kami ng tatlong suman sa plato. Inilapag namin yun sa tapat ng palayan. Hanggang sa makauwi ako, kinuwento ko yun sa mga magulang ko. Pero lumabas lang sa tainga nila ang mga sinabi ko. Hindi siguro sila naniniwala. Pero ayos lang kasi sinwelduhan naman nila ako. 150 pesos. Pinambili ko ng cassette tape. Eraserheads na circus album. Pabrika ng Bulaklak. Sir Jupiter, ako po si Loida. Nagtatrabaho po ako sa pabrika ng bulaklak pero hindi po ito flower shop. Bale, isa po itong panggawaan ng handicraft at mga vase na may bulaklak ang ginagawa namin. Mula sa mga kahoy ang kadalasang materyales na aming ginagawa. Kagaya po ng trabaho ko, ako ay nasa dye department. Dito namin kinukulayan ang mga materyales na gagawing dekorasyon sa panggawa ng mga bulaklak para sa vase. May nagdi-deliver po dito sa amin ng mga petals na mula sa kiniskis na kahoy o tabla. Pinanipis ito at hinulma sa iba't ibang hugis. Pinagdidikit-dikit ang mga petals gamit ang glue gun at glue stick para mabuo itong bulaklak. Kumuha ko ng 200 bags na mga petals sa bodega. Bali, ang bawat bag po ay may lamang 1,000 pieces na petals. Kasing laki po ng piso ang mga petals at kasing nipis ito ng papel. Hinahatak ko ang karton na may lamang petals nang makita ako ng manager namin. Tinanong niya ako kung anong kulay daw ang gagawin ko. Sinagot ko siya na pink washed ang nakasign sa akin na kukulayan. Tumango siya at pagkatapos ay umalis na. Dumiretso ako sa tubugan. Kumuha ako ng mas malaking karton para paglalagyan ko ng mga petals na tatanggalan ko ng plastic. Kailangan po kasing haluin at buhaghagin ang mga petals bago itubog sa malaking drum na may dye para maiwasan ang pagdikit-dikit nito. Kapag po kasi nagdikit-dikit ang mga petals, ay hindi ito makukulayan ng maayos. Nang matanggalan ko na ng plastic ang ilang bags ng mga petals, ay binuhaghag ko na ito at pagkatapos ay inihulog na sa drum na tinimplahan ko na ng kulay. Hinalo-halo ko ito para mabasa lahat ng pantay. Iniwanan ko muna para mababad at kapitan ng kulay ang mga petals. Binalikan ko ang iba pang petals na naka-plastic pa para buhagagin din. Makalipas ang 30 minutes ay hinango ko na ang mga petals na nakababad sa drum. Inilagay ko sa malaking screen at ibinilad sa araw para matuyo. Habang nakababad ang bagong lagay kong mga petals sa drum, ay umalis muna ako para kumuha ng tubig na maiinom. Pabalik na ako nang magkasalubong kami ng manager namin. Kaklose ko po ang manager namin, Sir Jupiter.
kaya madalas siyang nagpupunta sa pwesto ko para makipagkwentuhan habang ako ay nagtatrabaho. Inisip ko na hinahanap na naman niya ako para makipagkwentuhan. Pero nagulat po ako. Dali-dali niya akong tinatawag. Baka sa mukha niya ang pagtataka at aligaga siya. Nilapitan ko siya at tinanong kung bakit niya ako tinatawag. Imbis na sagutin ako, ay tinanong niya ako kung bakit maraming bata daw sa pwesto ko. Bakit daw hinayaan ko na paglaruan ng mga bata ang petals? Sobrang pagtataka ko po, Sir Jupiter, nang sabihin niya yun. Dahil wala pa naman akong 10 minuto na nakakaalis sa pwesto, kaya't nagtataka ako kung bakit may mga bata doon. Isa pa, close po ang compound ng pabrika. May gwardya po ang 2 gate namin at bawal pumasok ang mga bata sa pabrika. Kaya nagtataka talaga ako sa sinabi ng manager namin. Tinanong ko siya kung anong bata ang nakita niya at paanong may bata doon. Ang sabi niya, pinaglalaruan ng mga bata ang ibinilad kong mga petals. Hinahagis daw nila ito sa hangin habang masasayang nagsasayawan doon sa pwesto ko. Pupuntahan ko na sana ang pwesto ko nang hawakan ako sa braso ni Sir Jude. Sinabihan niya ako na tawagin ko ang gwardya. Tatanungin daw namin kung bakit niya pinapasok ang mga bata sa loob ng pabrika. Seryoso kong tiningnan ang manager namin na si Sir Jude. Sobrang close na po namin kaya alam ko na ang sikreto niya. Kami lang po ang nakakaalam na may third eye siya. Kaya sinabihan ko siya na baka hindi bata ang nakita niya doon. Nang mahimasmasan po siya ay nagmamadali kaming bumalik sa pwesto ko. Wala naman akong nakita ang mga bata doon. Naabutan ko lang na nakakalat na ang mga petals sa screen. Naalala ko kasi na hindi ko ito naibuhagag agad nang ilagay ko doon. Inisip ko na inilatag ng maayos ng mga nilalang na iyon ang mga petals para madaling matuyo. Sinabi ko kay Sir Jude na hindi ganoon nang iwan ko ang mga petals. Wala rin namang ibang tao sa tubugan dahil ako lang ang naka-assign doon. Sinabi ni Sir Jude na kakaiba raw ang hatak kong mga kaibigan dahil tinutulungan ako sa trabaho. Dinescribe pa niya sa akin ang mga batang nakita niya. Magaganda raw ang suot nila at may mga palamuti sa buhok na bulaklak na matitingkad ang kulay. Ang saya-saya daw nila habang inihahagis sa hangin ang mga petals na nakabilad. Tinawanan ko na lang ang sinabi ng manager namin. Tinukso ko sana kung hindi multo kung ano-ano ang engkantong nakikita niya sa pabrika. Pero sinabihan ko siya na mas okay kung ganitong nilalang ang makikita niya kaysa multo na walang ginawa kundi manakot lang. Palagi pong nagpupunta si manager sa pwesto ko para lang magkwento sa tuwing may nakikita siyang hindi nakikita ng normal na tao. Naniniwala naman po ako sa kanya kasi mula po nang magkwento siya sa akin, minsan nararamdaman ko na rin. Minsan may naririnig akong ingay na parabang may naglalakad, tapos may masasagi na mga gamit. Minsan may tumatawa. Minsan naman umiiyak. Nahawa na po yata ako sa kanya at ayaw ko pong makita sila. Parang nakakatakot po kasi. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter, ang kwento ko. Minsan po, magpapadala pa ako ng ibang kwento namin ni Sir Jude. By the way, bakla po pala ang manager namin at mahilig talaga siya sa mga bulaklak pero wala po siyang jowa. 46 years old na po siya. Ako naman po ay may asawa at anak na. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat
at magandang araw.